Matapos na umani ng batikos at sari-saring reklamo ang pagpapatupad ng no beep card no ride policy sa EDSA Busway, umaapela ang grupong Laban Konsyumer sa Department of Transportation na suspendihin muna ang polisiya hanggang sa katapusan ng taon o bigyan ng pagkakataon na makapamili ang mga commuters depende sa kaya nilang bayaran. Ayon kay Vic Dimagiba na presidente ng grupo, dapat linawin muna ang patakaran lalo na ang usapin sa pagbabayad ng card at maintaining balance nito. Questionable para sa Laban Konsyumer kung bakit kailangan na may maintaining balance ang beep card sa EDSA Busway, di tulad sa MRT at LRT. Yun po kasing sinasabi na kailangan may remaining balance na 65 pesos. That's a new policy kasi ako po ay sumasakay din ng MRT before COVID-19. Actually, kahit na negative ka na basta makukumpleto mo yung ride mo, say Makati to Quezon Avenue, negative ka na, papapasukin ka pa din eh. Sa susunod mong load, ididedak lang yung, kumbaga may utang ka. Ang pinakamahalaga po, ipag-aralan po nila yung mga class ng consumer na gagamit po ng beep card sa mga buses. Dumipensa naman ang AF Payments Incorporated at sinabing wala naman umano silang kinikita sa 80 pesos na bayad sa mismong beep card. Ipinaliwanag rin ng kumpanya kung bakit kailangan na may maintaining balance ang card bago sumakay ng bus ang pasahero. Imagine this scenario ha, na if we do not do that, and ang pasahero pays for the lowest fare, right? Like itatap niya lang is 10 pesos. And then at the end, he took the farthest fare. Malulugi naman po ang operators. Samantala, nilinaw rin ngayon ng DOTR na magkaiba pa ang card ng beep at beep rides. Ang beep card ang siyang ginagamit sa EDSA Busway, MRT at LRT, habang ang beep card rides naman ang ginagamit sa modern jeepneys. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng DOTR na ang operator ng isang pampublikong sasakyan ang nagdedesisyon kung anong automated fare collection system provider ang kanyang kukunin. Ayon sa Transportation Department, patuloy pa ang kanilang pakikipagnegosasyon sa AF Payments Incorporated at titignan ang posibilidad na mailibre na sa mga pasahero ang 80 pesos na bayad sa beep card. Joannano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.